Hello. Hi there. Hello guys. Good morning po. Good afternoon. Good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga kababayan ko ha. Medyo ano na, may mga araw na maganda ang panahon. May mga araw din na hindi maganda ang panahon. Laging umuulan mga kababayan ko. Ang ating content ngayon, ang topic natin is about sa ano? Ay, nako. About sa kaperahan again. Pero ito, ibang klaseng kaperahan mga kababayan ko. Maraming, hindi ko na alam kung winning victim sila o hindi nila alam to. Yung about sa investment scam na yan. Maraming beses na nangyayari na hindi nagkukulang gobyerno na mag-iingat sa mga investment na yan, mga kababayan ko. At saka walang pinipili ang mga investment scheme na yan. Siyempre, matatamis ang mga dila niya na, hey sir, ma'am, you will earn as much as 20% per month, 5% per month. O ito, sa nangyari sa mga, actually, artista pa nga ito, hindi ko lang masyadong kilala eh. Naloko sila mga babayan ko. Yung unang taon, medyo kumikita sila. And then, siyempre, ang tawag dyan mga kababayan ko, kung hindi pa alam ha, I think na-vlog ko na to eh, way back pa eh. Ponzi scheme mga kababayan ko. Yung investment, parang investment fraud ng Ponzi scheme eh. Si Juan, nag-invest sa isang investment company. Aba, mukhang ang tingin ng opisina para malulugi ah. Mag-iinganyo sila ng mga investor again. Si Juan, maghihintay ng ano. Si Pedro, nag-invest. Yung pera ni Pedro, mapupunta kay Juan. Parang, ano eh, cycle lang yun eh. Parang pinaiikot lang ang pera hanggang sa wala na silang maibigay ng mga returns sa mga investor nila. Ito nangyari mga kababayan ko ah. Mga 3 minutes lang ko. Magkokomentaryo ako siguro after this. Grabe. Istang sila Mikey Quinto sa Four Salas at itong iba pa. 8 milyong piso ang natakay. Mm-hmm. Nakatutok si Jonathan Andal. Sama-samang nagsampa ng reklamong syndicated estafa sa piskal ng Makati sina Mikey Quintos, Paul Salas at itong iba pa. Matapos daw matangayan ang aabot sa 8 milyong piso sa Umanoy Crypto Scam. Mm-hmm. Inireklamo nila sina John David Del Castillo Ortiz, Margarita Ortiz Tan, Ralph Francisco Torres, Delphine Hernandez Villaruel Jr. at Julian Vince. Mga kababayan ko, ang sasabihin itong mga suspect na to, biktima rin po kami. Oh, ganyan naman ang panusod nila. Biktima rin po kami. Nag-invest din po kami. Naloko din po kami. Vincent Ortanes Parado ng Cronus Holdings Corporations. Kwento ng mga nagre-reklamo, hinikayat sila ng palaguin ang kanilang pera na ipapasok sa crypto trading. Ang pangako pa raw nung una, 5% compounding interest. 5% compounding interest kada buwan. Nakuha naman daw ito ni Mikey sa isang taon niyang pag-invest dito. Oh, yeah. Pero nitong Mayo, ininganyo raw ulit sila na mamuhunan sa crypto at may pangakong dodoblehin ang kanilang pera sa loob lang ng 2 linggo. What? Invest daw noon ulit si na Mikey. Halipas ang 2 weeks, 3 weeks, binigyan pa na namin ng month. Wala na, hindi na kami binalikan. My future brother-in-law, yung unang-unang naging connected sa kanila. So I think that's their modus din na aalagaan ka muna nila, you give. Oh, ganoon naman talaga eh. For a big amount na aalagaan ka. 8 million yung nakuha nila sa amin eh. Okay, tinakbo na nila. Sa kung mga babayan ko, 1,000 nga napakahirap kitain eh. What more pa yung 8 million na tinangay na? Ang lesson lang dito, kung tagal ko na sinasabi mga kababayan ko, maghahangad ka na. Too good to be true nga eh. Sa bangko, mga kababayan ko, ang interest lang, 0.2, 0.5 something lang. May papaalala lang ako sa inyo, mga kababayan ko, may isang digital bank ha, pag-aralan nyo mabuti, huwag kayo basta-basta mag
deposit doon ha. I will not mention the bank. Alam nyo ba kung magkano? 6.7 per annum. Ha? Per annum ang time deposit. Electronic banking yun ha. Ang regular interest ng mga babayan ko sa time deposit, mga nag-range sa 1.5, 2.0, I think the maximum is 3% per annum ang time deposit. Ha? Pero dun sa digital banking, 6.75%. Pag-aralan nyo mabuti yan, huwag kayo basta-basta magpipraise ng time deposit. Nangangailangan ng cash siguro yung bankong yan. Ha? Sana mali ako. Pero wag basta-basta magdi-deposito ng mga ganyan ano. Siyempre, alaki-laki, no? Oh, yung 1 million mo nga, sa isang taon, kikita lang ng ano, 20,000. 2% lang yun, ha? Do the mathematics. 6.75. Yung 1 million mo. Oh, kikita ng mga 60,000 plus yun. Basta, too good to be true rin. Ewan ko lang, ha? Ng mga abogado ng mga biktima, isa sa mga inirereklamo ay nasa kolehiyo pa. Kaya susulat daw siya sa eskwelahan nito. This is syndicated staff, so this is life imprisonment. Approach us. We're willing to, sit down and discuss this. Otherwise, we will push through with this case. Siyempre. Sa SEC o Securities and Exchange Commission ang Cronus Holdings Corporation. Okay. Bakay sa Certificate of Incorporation ng kumpanya Cronus. Na nakuha namin mula sa company na Mikey, nakasaad na hindi maaaring tumanggap ang kumpanya ng investment ng walang secondary license mula sa komisyon. Pinuntahan namin ang address nito sa Taguig. Batay sa kanila SEC registration. Okay na yung mga kabayan ko. Barangay, walang ganong address doon at wala silang alam na ganong pangalan ng kumpanya roon. Nagtungo rin kami sa isa pang opisina nila sa Makati, pero sabi ng guwardiya roon, matagal nang siyempre, mauutak din yan. Nagreklamo na si David Ortiz. Nagpunta rin kami sa address mauutak niya din at yan. Margarita Ortiz Tan sa Paranaque, sa tulong planado na yan. Pero sabi ng naabutan namin sa bahay, okay, hindi na sila roon nakatira at pinauupahan na ang bahay. Mm-hmm. Tinawagan at tinext din namin sila pero hindi sila sumasagot. Sinusubukan pa rin namin kunan ang pahayag. May mga plan A, plan B yan, pag mabuko. Siguro yung lesson na natutunan ko, okay, is huwag masyadong mag-ano pag too good to be true. Pag-isipan ng investments, huwag masyadong go agad. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Si Rena nagsabi mga babayan ko ha, yung too good to be true. Eh bakit kayo nag-invest? Sorry ha. Pag mga ganyan mga titos, mga titas, kung talagang may duda kayo, doubtful kayo sa isang company, meron tayong Security Exchange Commission. Pwede natin i-check kung anong bang function nitong opisinang to. Totoo ba na tumatanggap sila ng investment, ganun-ganun. Matatalino naman kayo, di ba? Nasko, ang dami naloloko mga Pilipino, mga babayan ko. Sa probinsya, bandang South, ang daming naloko rin, ha? Official pa ng gobyerno, di umano. Mga magsasaka, binenta yung mga lupa nila, mga OFW, yung retirement nila as a OFW, nilagay doon sa investment. Ano nangyari? Goodbye, money. Kaya mag-isip-isip muna kayo bago kayo. Ito, napakahirap ng pera ngayon, mga babayan ko. Magpautang ka na ng 1,000. Iba, di ba na nagbabayad eh. Eh, what more pa ito? Huwag kayong maniniwala basta-basta dyan. Diyos ko. Within 2 weeks, madodoble pera mo. O, sinong hangal na mag-i-invest dyan? Unless talaga, sorry for the word, you are greed for the money. Sa kasakiman sa pera, mga kababayan ko. Pasensya na sa word. Pero, matuto na tayo, mga kababayan ko. May nag-aalok nga sa akin yan eh. Wala man akong i-invest. Pero, hindi ko naman nilalahat. May mga investment na company rin talaga na maganda ang servisyo. Talagang, legal sila, legit. Eh yung iba, illegal. Tapos si SEC nila, hindi pala pwede mag-invest. Parang consultancy lang. Di ba? Kaya ingatan yung pera nyo. Napakahirap nang kumita ngayon ng pera. Diyos ko, sa malang bidihin ngayon.
Oh, shoutout muna tayo mga babayan ko. Maraming salamat po sa karagdagan mga nag-member sa akin. Ako hindi nagla-live masyado, pero bibiglain ko po kayo. Isang araw ako ay magla-live. Ah, wala, hindi lang. Siguro pasyal or what, nasa labas. Ang isa shoutout ko ay sila Simply Grace, si Evelyn Official, si Nina Laresma Lorzano, mga kababayan ko. Ate Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, Doc Juday, Shirley Mendrano, Michi Tigerfield, Sinjin 82 Vlog Official, sino ba to? Mamalin Official, Jane Barona Vlog, Amlena Vlogs, Tessa Bala, Nanay, Class President, Eva TV, Tatay, Chairman Juban, Principal Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Reps SK Jamin Vlog, AR Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Capitec TV, Remy Perolino, Dudy Reyes, Edwin D. Guzman, Tony Marsan, Diesel, Isimix TV, The Wee Guy, Chams de la Cruz, Arlene Vlogs, Angel and Angel Mix Vlogs, Janine ng Saudi Arabia, Daria de Carti ng Israel, and si Evelyn Orase, Evelyn Official, okay na, no? Jovis Official Channel, ayan si Simply Grace, Tess Padulina, Eunice and Burgess Tantin, Pure DM, Tita Marie, AB Inir, SG, Family Flower Vlogs, si Abaw SK Blog, SK TV, hindi, Abaw HK TV, Marites Coho, Kojos TV, Kapater Naga, Rosebert Adventure, Ferdy Albino, Jessa Marie Guevara, Coach MB, Angie of San Francisco, Charles Lumawig, Jel Ang Gala, Casablanca, Jurens Vlog, Christy San Miguel, sino pa ba? O si Ghost Hunter, mga kababayan ko. Ay nako. Minsan kasi may mga kaibigan tayo na hindi pwedeng tanggihan. Na siyempre nahihiya ka, baka may ginawang siyang maganda sa iyo. Utang na loob in short, mga babayan ko. Gumawa na lang kayo ng dahilan na lang, sabihin mo na marami akong overhead expenses para hindi kayo mga biktima ng mga ganyan na iskim-iskim na yan. Diyos ko, napakahirap talaga ng pera, mga babayan ko. Yung iba naman, hindi nag-iisip na nanluloko na para sila. Nasabihin nila, biktima rin ako. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maraming salamat po sa mga members ko po. Magme-member din ako sa inyo, mga babayan ko. Bye! Bye, Cherry, Ruby, Oxy, Hanishin, Michi, bye!